Tunay na makasaysayan, ganito mailalarawan ang naging kampanya ng koponan na pinakamaraming hinakot na gintong medalya para sa Pilipinas sa nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Ang Philippine Arnis Team. 14 na ginto. Nakakapanindig balahibo kung paano itinaas ng ating mga pambato ang ating bandila para sa itinuturing na national martial art ng bansa. Isa ang pagtatanghal ng 24 na taong gulang na armisador na si Chris Samuel Delfim sa nagpakabog ng dibdib ng mga spectator sa loob ng Angeles University Foundation Gym sa Pampanga. Laban ng lahi. Buo ang loob. Ibinuhos ang puso. Tulad sa isang mandirigma ang ipinakita ni Sam sa madla para sa Men's Annual Non-Traditional Open Weapon Exhibition. So sabi ko, kaya ko to. Sabi ko ganun. Kaya ko to. Sabi ko ganun. And then time na ako na yung lalaban, andun pa yung feeling na kinakabahan pa ako eh. Pero nung nakatapak na ako sa mag-i-start na ako, kumbaga sa akin, eto na. Todo bigay na to. Emotional, bigay ko talaga lahat. Nagbunga ang dugot pawis na inilaan ni Sam. Nakakaano lang yung crowd kasi nakaka-engganyo lang. Ang daming sumusuporta sa'yo. Ang time na na-realize ko nun, ayokong matalo. Sa harap ng mga kababayan, isinabit sa kanya ang gintong medalya. Performance ko ba talaga to? Sabi ko ganun. So, mangyak-ngyak na lang. Nakakaiyak talaga yung nakita mo yung score na yung score ng mga kalaban mo na abutan mo pa na ikaw yung pinakamataas sa score. Sobrang saya. Parang yung gusto mo sumigaw na lang doon. Hindi may alis ang gala dahil para kay Sam, higit pa sa ginto ang ipinanalo niya. Nagkaroon siya ng pagkakataong maipagsigawan ang kanyang pinanggalingan. Lola ko pa kasi, origin niya is sa Bukod, Benguet. Minaanak ko lang po sa lola ko yung pagiging igurot niya po. Sinabi niya sa akin na, Sam, yung kapag naglalaro ka, huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing, saan ka nag-umpisa, panindigan mo, ipagmalaki mo kung saan ka nang galing. Ang pinagmulan na nais niyang dalhin at ipagsigawan, kinailangan pa niyang ipaglaban. Ayaw kanilang pagsuotin ng ganyan. Head coach, di naman po pwede yun. Kasi alam naman natin, non-traditional forms yung ipaperform ko. So pwede po. Pinaglaban talaga ng head coach ko na sabi, i-disqualify na lang natin. Sabi, Wag head coach. Wag nating hayaan na hindi siya makapaglaro. Gumamit na lang siya ng tong. Ano pong tong? Sabi ko ganun. Kasi di ko alam yun eh. Yun pala yung parang brief lang din. Pero hindi siya kita. Sabi ko, sige head coach. Sige, pagbigyan po natin. Gusto ko din po talaga maglaro. Tubong Benguet si Sam. Bata pa lang nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nag-stay na lang ako sa lola ko. Siya yung nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Kaya ganoon na lang ang pagiging malapit niya sa kanyang lola. Ang matupad ang hiling ng kanyang lola at ipagmalaki ang kanilang kinagisnan. Higit sa ano paman, ito ang pinaglaban ni Sam. Siya yung nagturo sa akin na yung sa bahag po, dati nung nabubuhay pa siya na pwede mo din ba gamitin yung bahag? Sabi niya. Time na ginamit ko yon, parang kasama ko lola ko eh. Walang tulak kabigin, ito ang pagtatanghal ng arnisador na si Chris Samuel Delfim para sa Men's Annual Non-Traditional Open Weapon. Dahilan para makuha niya ang gold medal sa 2019 SEA Games.
Aminado si Sam na mahaba-haba ang nilakbay niya bago naging kampyon. Way back, fourth year high school ko po kasi. Nabubuli po ako, ganun. So, inisip ko kung paano ko ba depensahan yung sarili ko. And then nakita ko na sa Benguet, sa school po namin sa Benguet National High School, meron pong nag-aarnis, martial arts daw yon na pwede kang mag-self-defense. Nagsimulang matutunan ni Sam ang martial arts. Pero agad din siyang natigil para harapin ang tunay na laban ng buhay nang mahinto siya sa pag-aaral para magtrabaho. Trabaho ko po noon, experience ko ay construction, a service crew. Matapos ang tatlong taon, isang pinto ang nagbukas para kay Sam. Nakapasok siya sa University of Rizal System sa Binangonan kung saan nakatira noon ang kanyang ina. Yung sports na pala to, na siya pa yung makakatulong sa akin sa pag-aaral. Kumbaga, nakita ko pong pwede po palang gamitin yung sports namin as a varsity po para ma-full yung tuition fee namin. Para makapag-aral ng libre, unti-unti bumalik si Sam sa Arnis. Nahirapan po ako ibalik yung mga knowledge na natutunan ko nung last past year na ano. Kasi parang back to zero po ako, step by step sa process. First year ko po, ako na yung lumalaban sa regional to national po. Si Sam ang tumatayong team captain ng Arnis team ng kanilang universidad. Napaka-porsigido po niya. Siya yung nag-handle sa amin, siya yung nagtuturo sa amin kung paano mag-anyo, kung paano yung full contact, kung paano ba yung lahat-lahat ng techniques para manalo kami doon sa paparating namin game. Napaka-positive thinker niya po. Sa pagiging atleta, talaga pong napaka-bait niyang kaibigan. Sa labas naman din po, labas na po yung may atleta, mabait pa rin po siya. Mabait po talaga siya kahit saan po dalhin. Mula sa pagiging varsity player, napunta si Sam sa higit na mas malalaking laban. Meron tong ka-teammate ko na si Mary Allen Aldiger. Niyayaya niya po ako na sumali din sa kanila. Sabi niya, Philippine Army. Ah, okay, sige. Sama ko sa inyo. Sabi niya ganun. So, hindi ko alam kung anong competition yon, national ba, regional ba. Tournament yung una kong laban sa, ano eh, sa Philippine Army. Sa pag-represent ng Philippine Army, parang tingin ko, parang ang taas eh. Ang taas na sa national team. Sabi ko, kinuha kami. Di basta-basta iniabot kay Sam ang pagkakataon. Kinailangan niyang hasain ang sarili para maging karapat-dapat. Tatlo po kasi yun eh. Full contact padded, full contact live stick, tsaka forms o anyo na tinatawag nila. Yung weakness ko po na forms tsaka live stick, yung po yung hinasa ko. Kasi nung nag-forms ako, una pa lang, ang tigas na ng katawan ko, hindi po malabot. One time na nakipag-compete na ako sa forms, nag-gold pa. Sabi ko, grabe naman. Sabi ko, first time ko pa lang siyang i-practice, pero nag-gold na. Proud na proud po. Maski yung mama din niya, nasa Hong Kong. Proud na proud po. Ang dating binata na naglalaro para makapag-aral, lumalaban naman ngayon para sa mga pambansang misyon. Dati, ang goal ko lang po, makapasok sa national team. And then, time na ginol ko yung gusto ko maglaro ng SEA Games. Gusto ko ako yung ma-line up. Tapos, parang yung gold na nakuha ko sa competition sa SEA Games is parang bonus na lang po sa akin eh. Sobrang hirap, pero kapag may pangarap ka, kung may goal ka sa sarili mo, kailangan mo talagang magpursige. Kailangan mong gawin. Buo ang loob at naninindigan. Hindi malabong higit pa ang marating ni Sam sa mundo ng Arnis. Next goal ko po is gusto kong makarating sa Asian Games. Saan man siyang entablado dalhin, ang pinakamahalaga, daladala niya sa bawat entablado na ito kung saan siya nagmula. Taas noong ipinagmamalaki ang kanyang lahi. Huwag mo na lang ikahiya yung kung saan ka nang galing.
kung saan ka nag-umpisa, kailangan mong ipaglaban, kailangan panindigan, kasi nandun ka na eh. Wake up! Hup! 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 Ah! Dito sa Sports U, ikaw, panalo!